guys, welcome back to my channel. And for today, papavaccine na kami ni Matt. It's our first dose. So, on the way na kami ngayon sa vaccine center. And ang a vaccination center. And yung schedule namin is 8 to 11. And it's already 7:33 ng umaga. Yan. Kanina pa kami gising ng mga 6 eh. Actually, bago pa mag 6, gising na si Mami. Mga 5 o'clock ata si Mami nagising. Then, we had our breakfast. Kinain namin is hot dog and rice. Okay guys, samahan nyo kami on our journey. So, ngayon mag-aayos pa lang ako ng tsura ko. Ayusin ko lang, may bangs na pala ako guys. Si Mami naggupit ng bangs ko. Guys, you're back! Da-da-da-da-dun! And then, sayo-sayo. Pakita mo din yung sayo. Ayan, ta-da! Kinabahan ako dun po sa ano po sa needle. Tagal na. Mabo. Pinakita sa akin yung ano yung dose po. Na-confirm po na may laman po in lahat-lahat. Tapos, yun, pumila kami. Medyo mahaba yung pila eh. Nung pagdating namin, medyo mahaba. Nung una pong injection, wala po. Tapos nung umupo na ako yung sa nagde-decoding na po, doon ko naramdaman po parang nagra-rush siya sa veins ko. from bottom to top po, yung sa ulo ko po, gaganan po. Parang humihilab lang po ng unti po. Pero it's bearable. Tapos yung ngayon yung arms ko po parang ano, mabigat ng unti. In just a few minutes, no? Opo. Opo. Ay, hindi. Nag-wait pa naman tayo na sa ano eh. So, waiting. Opo. Hindi, nung ano po, nung nagde-decoding na po, naramdaman ko na po yung ano? Anything? Yes, yung encoding po. Naramdaman ko nang bumibigat na yung arms ko po. Yeah. So, ikaw, Matt, anong naramdaman mo? Tapos meron din kaming libreng ganito. Ayan. Pamaypay. Dami ding mga ano dun guys eh. Mga nakapila. Tapos nung umalis na kami, yung pila, hindi nagganon kadami nung katulad kaninang umaga. Kaninang umaga medyo madami-dami. Pero mabilis lang yung process. Madali lang umikli yung pila. Ngayon, hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. Pero ito kami.
sila mami, nagpa-injection na sila. Okay. Yung injection naman nila is... Vaccine, darling. Yes, vaccine. Sorry. Pa-vaccine na sila mami. Yung vaccine nila is... Moderna. Yes. Tapos na sila sa first and second dose. So, if ever na... ano na meron ng booster dito sa Pilipinas, booster na lang yung injection nila. Kami, yung second dose namin, November 17. Babalik ulit kami doon. November 17, same time. November 17. Hindi ko alam kung same place. Nag-iba ba yung lugar nun po? Depends. Baka... mag-iba yung location niya. Kasi sila mami nung nagpa second dose sila, iba na yung location, I think. Yun. Bye guys! See you later! Pahinga muna kami. Sakit. Hi guys! Kakauwi lang namin and kakagising ko lang din. It's already 7:14 ng gabi. Pagdating namin ng bahay, naligo na kami din, kumain kami. Tsaka natulog na ako. Ayan yun guys. Ayan na siya. Hindi siya halata pero namamaga siya. Okay. Kanina hindi naman siya masyado masakit eh. Pero ngayon masakit talaga siya. Pero wala naman akong lagnat. Tsaka si Matt, yung kapatid ko din si Matt. Wala naman siyang lagnat. Hindi rin naman masyado sumasakit yung kanya. Sa akin masakit eh. Mahirap siyang iangat yung braso ko ng unti. So guys, ito yung ginawa namin para ma-vaccinate na kami ng kapatid ko. So first is nag-register kami through online. Then after that, nakakuha kami ng text message na registered na kami. Then, a week or two, naka-receive kami ng text message na pwede na kami magpa-vaccine. So, nakalagay doon sa text message yung information, kung saan yung location, yung kailangan mong dalhin, at saka kung anong oras yung appointment. Yung appointment namin, yung oras ng appointment namin is around 8 to 10. 8 to 11 pala. Then, after that, yung nakuha na namin yung text message, nagpakuha na kami ng medical certificate, then yung go signal ng doctor na pwede na kami magpa-vaccine. Yung nakuha namin yung text message, yung time na yon kinabukasan na yung vaccine. So, nag-prepare na kami ng mga kailangan namin, then kinabukasan, pumunta na kami doon, nakaalis kami ng bahay ng mga 7. Then, nakarating kami doon mga mag-8. Akala namin, unti lang yung pila. Nung dumating kami doon, medyo mahaba-haba yung pila eh. Pero okay lang. Kasi, yung pila na yun, madali lang siyang umikli. Kasi, pasok lang ng pasok yung mga tao doon eh. Madali lang yung procedure. So guys, nung pumunta kami doon, may finilapan lang kaming form. Then, for step 1 is registration. Nung nandun kami sa registration, pinakita lang namin yung text na confirm talaga na magpapavaccine na kami today na yung vaccination namin. Then, after nun, lagay lang dun yung information namin, lahat-lahat. Then, pina-move on namin dun sa next step. Then, for counseling, chinek yung BP namin nung kapatid ko. Then, tinanong ako kung may sakit ako or anything. Sabi ko, wala naman. Wala namang any reaction or anything. Then, after that, nung kinuha na yung BP namin, next naman is screening. Screening, may doctor doon. Pumila kami doon for screening. Tinanong nung doctor kami, ay yung mami ko, kung ano yung mga allergies namin, yung mga sakit namin. Si mami naman yung tinanong kasi kami, dalawa ng kapatid ko, may binigay yung doctor sa amin na parang papel ng information about Pfizer. Kasi yung injection namin nun, Pfizer. So, nandun sa papel, binasa namin, nandoon yung information nung kung ano pwedeng mga side effect ng mga vaccine, pwedeng maging ganito, ganyan, ganun. Then, ayun, tinanong lang nung doctor kung may mga
allergies ba kami? Sakit? May lagnat ba kami ngayon? Or may sakit, sipon, ubo, lagnat, ganun. So wala naman, clear naman kami, then pinamove on na kami sa vaccination. Ayun, wala namang pila eh. Tinanong lang yung pangalan kung ako ba talaga si Francesca o siya ba si Sean Matthew. Ayun. Then, natapos yung in-injection na tao, ako na. So, ayun guys, vaccination. Ayun yung step 4. Vaccination. Yung kinakabahan ako nun eh, yung needle guys. Maliit lang siya eh, maliit lang siya. Mas maliit pa dito sa ballpen ko ng unti, pero mahaba siya, mahaba. And bago niya ako yung nurse or doctor, nurse ata yun. Bago niya ako injection, how can you need na ganito? Tapos tinapit niya ako, sabi niya, oh ito, to ah. Ito yung injection ko sa'yo, Pfizer to. Guys, kinakabahan ako nun. Medyo, hindi ko alam, kala ko hindi ako takot sa needle, pero kinakabahan talaga ako nun, pero excited ako. Tapos, ayun, in-injection na ako, okay na ako. Then, pinamove on ako sa encoding. Nauna ako, so, binigay ko na yung, ano ko, yung parang vaccination card ko sa tao. Doon niya nilagay yung, ang tawag doon, kung kailan yung next na vaccination namin, yung date. Then, sumunod yung kapatid ko, okay naman siya. Ito pa nga yung mga itsura namin eh, nung injection kami. Ayan. So guys, after nung encoding, pinapunta na kami doon sa post-vaccination room. So, isa siyang room lang. Then, may mga taong nakaupo lang. Mag-wait ka doon for 30 minutes. Titignan nila kung may any reaction na yung injection sa'yo. And so far, wala naman, okay lang. Ang naramdaman lang talaga namin nung kapatid ko, nung in-injection na kami, nagsustart na bumigat yung arms namin. Then, sumakit lang yung ulo namin ng unti, pero okay naman, bearable naman siya. Naangat pa namin yung arms namin nun, pero naramdaman na namin yung sakit. Then, wala namang nangyari sa amin. Patapos ng 30 minutes na yon, umalis na rin kami. So, guys, ayun lang yung mga steps nung nandun kami. So, paalala lang po guys, based on our experience lang po to, sa aming dalawang magkapatid po, and magkakaiba po tayo ng katawan, magkakaiba din po ng reaction po ang vaccine sa ating katawan. Sa amin, mild lang po, sumakit lang ang ulo namin, then bumikat lang yung arms, ayun. So, thank God, yun lang po. So, let's see na lang po sa next vaccination namin po. So, yun lang po guys. I hope you enjoyed the video. Don't forget to leave a like, subscribe, and turn on the notification bell on. And stay safe po guys. Bye! Till I get up, time is barely on our side.